John chapter 15, verses 1-8. The Lord speaking here. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. And may the Lord bless us through the reading of these very famous verses. Napakarami na po mga pag-aaral ang ginawa sa mga verses na ito at ang ating dalangin, dagdagan ng Panginoon ang ating pagkakaunawa sa mga makapangyarihang salitang ito. So let's take a look at the vine o yung puno, yung sanga. The vine is the Lord Jesus Christ. Sinabi niya, I am the vine. And we should take note here that the Father in heaven is the gardener. A partnership of the persons of God. And what do we see from the verses we have read? That His word cleanses. Sabi niya, you have already been made clean by the word that I have spoken to you. So ang naglilinis sa atin ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na pinag-aaralan, binabasa, nadidinig, sinasabi, kinakanta, inuulit-ulit, minememorya. Dahil ang naglilinis sa atin ang salita ng Diyos. Wala nang iba. You have been made clean by the word I have spoken to you. Why? Because when we hear the word of God, when we accept the word of God and obey the word of God, we are made clean. Ganong kahalaga ang kanyang salita. Kaya sabi niya, yung pinakamalaking problema na solve na. Ang pinakamalaking problema, paano magiging malinis? Ang Diyos ay malinis, hindi pwede makipag-fellowship sa marumi. Kaya kailangan lahat ng gusto makipag-fellowship sa Kanya, bumalik sa Kanya, maging malinis din. Pero kaya ba nating linisin ang ating sarili? Hindi. Kaya sabi niya, eto yung aking salita, pakinggan nyo, na may kapangyarihan, pag tinanggap nyo sa inyong puso, nagigi kayong malinis. A legal form of righteousness. At pagkatapos, susundin nyo ang salitang ito, sa pagsunod nyo naman, you will become actually holy, actually righteous. Pero yung pinakaumpisa, para tayong sasakyan, ayaw umandar, hindi natin kayang paandarin ang sarili, so itutulak muna tayo, itinulak tayo ng Panginoon by giving us a holiness, a righteousness, a cleansing that doesn't come from us. It doesn't come from our own activities and achievements. Ibinigay lang niya. Yun ang pang-umpisa. At pagkatapos na itulak na yung sasakyan, umaandar na, kailangan naman eh, paandarin mo na ang iyong sarili, ituloy mo na yan. You obey God, and the righteousness that was initially given for free is now multiplied through our obedience. Kaya mahalaga rin yung works. Pero kung works lang, hindi kaya nung sasakyan na paandarin yung sarili niya kasi sira siya. So itinulak muna. At nung tumulak na at uminit, meron na ngayon tayong works, may participation na tayo. Dalawang uri ng kalinisan, yung initial, yung puhunan, yung tulak, bigay lang. Yung kasunod nun, may pagsisikap tayo, nakasali, at pagpapala ng Diyos. So His word cleanses. Ganong kahalaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya hindi dapat natin nineneglect yung Bible reading, yung mga meditation, pakikinig ng mga mensahe, pagsasabi ng salita ng Diyos, pagsishare nito, na uulit-ulit natin, tinatablan din tayo, hindi lang yung pinagsasabihan. Napakahalaga. So anong sabi? His word cleanses. And what else did the Lord Jesus Christ do as vine? He remains, and this He continues to do, He remains with those who remain in Him. Mayroong mga tao nagsasabi, parang ang layo-layo sa akin ng Diyos ngayon. Parang hindi nadidinig ang aking mga dalangin, para bang pakiramdam ko malayo. Eh, hindi niya kasalanan yon. Kasi ang sinabi dito, if you remain in me, I will remain in you. Tayo ang nauuna. Kaya kung may nararamdaman tayo kumisa na malayo ang Diyos, siguradong tayo ang unang lumayo. Sapagkat hindi niya gagawin na siya ang unang lalayo.
Isipin niyo kung gaano kalayo ang langit sa lupa, eh nagbiyahe pa siya at nagpunta sa lupa, nagkatawang tao, para lang makipag-fellowship sa atin at para maging ganap ang pagiging nating isa. Kaya bakit niya gagawin siya ang mag-isang lalayo at kusang lalayo sa atin? Imposible. Sabi niya, all those who come to me, I will in no way cast out. Wala akong tatanggihang tao na lumalapit sa akin. At kung nagkaroon na tayo ng relasyon, lalo namang hindi na siya lalayo. Pero bakit kumisan para ang layo ng Diyos, mag-isip-isip tayo? Tayo ang lumalayo, hindi siya. Kasi sabi niya, if you remain in me, I will remain in you. Napakasimple ng analysis at napakasimple ng step para maging malapit ang Diyos sa atin. Lumapit tayo. At huwag tayong mauunang lumayo. And he even grants the wishes of those who remain in him. Sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will and it shall be done. Kung kayo'y nananahan sa akin, ang salita ko'y nananahan sa inyo, hingin nyo kahit ano't ibibigay ko sa inyo, kahit ano. Siyempre, kahit ano na godly, kahit ano na sang-ayon sa kanyang pangalan, at kahit ano na sang-ayon sa ibig sabihin ng remaining in him and he remaining in us. Ibig sabihin, anything that is not ungodly, anything that is not against God's will or against God's timing, he will grant. Kung minsan akala natin eh, totoo kaya yan? Ayaw tayong gumawa ng isang bold step of faith at i-claim itong promise na ito. Lord, hindi naman salungat sa inyong kalooban na maligtas ang nanay ko o sino man tong mahal ko sa buhay. I claim it and I'm asking for it. At will naman niya yon. Bakit hindi mangyayari? Pero ang mahalaga, sabi niya, if you abide in me and my words abide in you. Kasi if the words of Jesus abides in us, paano naman tayo hihingi ng mali? Imposible. Siyempre, manghihingi natin tama. Kaya sabi niya, automatic, ibibigay sa atin. Basta't hindi labag sa kanyang kalooban. So, siya yung vine. Siya yung puno. Siya yung main sanga. Ano naman tayong mga Kristiyano? We are the branches. We are the branches. And there are two types of branches here. First is the fruitful branch. Sulyapan niyo ang inyong katabi kung maraming bunga. Titingnan niyo siya. Saan niyo nakikita ba yung bunga? Anong hahanapin ko dito? Atsuwete? Chico? Anong bunga? Bungang araw? Hindi. Alam niyo, sa itsura lang, sa bukas lang ng mukha ng tao, kuminsan nababakas yun ng spiritual siya. Yung napakapanatag ng kanyang kalooban. Merong bunga ng espiritu. Ano nga ba yon? Yung katahimikan, patience, love, long-suffering. Ito mga ito, bunga. Yun ang hinahanap nating bunga. Bunga na internal. Yung natapakan mo bigla nang nagulat siya, sabi niya, hallelujah. Ang ganda naman ang bunga nito. Hindi ko ano lumabas sa bibig. Kasi yun ang bunga eh. Alam niyo, bunga na yung lumalabas sa ating bibig eh. Bunga natin yon. Yun ang nakikita nung Panginoon na makapitas kaya dito at nung nagulat kami, lumabas na word. Ano yun? Pag tayo nabibigla, pag tayo nagda-drive, kinat ka ng kapwa mo, o kaya eh, merong mga nakakainis na tao, anong bunga yung lumalabas sa atin? Kasi yun ang tunay nating bunga. Kumisa na pagtatakpan natin yun, pero pag nabibigla ka, lumalabas. So, internal. At saka merong pang bunga pinag-uusapan na external. Ano yun? Good works. Yung paglilingkod sa Diyos, yung mga ministry, pagsunod sa kanya mga utos, bunga rin yun. May internal at may external. Now, the fruitful branch is fruitful because the fruitful branch remains in the vine or in the Lord. Nakakita na ba kayo ng sanga na pinutol? Tapos, 5 araw nang naputol, 10 araw, may namumulaklak pa rin at bumubunga? Aba, imposible. Maliba na lang marcoted. Tapos itinanim nyo pa. Pero yung pinuto lang talaga. Kailangan para ka mamunga, nakakonekta yung sanga dun sa main puno o main sanga. At sabi ni Lord, ako yung main puno, kayo yung sanga. Pag naputol kayo sa akin, di na kayo mamumunga. Maluluoy kayo, matutuyo kayo. Pero yun daw, fruitful branch. Pag nakakita ka na isang branch, ba ang daming bunga? Tapos nung lapitan mo, putol pala, imposible. Nakakabit siya dun sa puno. Napakatibay ng pagkakakabit. Pagka umuulan, bumabagyo, humahangin, di siya nalalaglag, nandun pa rin siya. Kasi talagang kapit na kapit siya. The fruitful branch remains in the vine and remains in the Lord. That's why nagiging fruitful. Therefore, because the branch remains in the Lord, it bears fruit.
Isa yung bunga, it bears fruit. And because it bears fruit, it gets pruned. Kung kayo ay marunong sa agriculture, lalo horticulture, pag kami ang mga fruit-bearing trees, tinatalbusan natin yan para lalong mamunga. Para yung mga ibang nutrients pumunta sa bunga imbes puro sa dahon, pag sobrang dami rin ng dahon. Kailangan tinatalbus-talbusan. At yung tinatalbusan naman, lalong lumulusog. Kahit yan ay kamote pa nga, kahit yan ay mga kung ano-anong gulay, tinatalbus mo, lumulusog siya. Ganun talaga. At ang punong kahoy na namumunga, pinuprun yan para lalong mamunga. Tinatalbus-talbusan, tinatanggal-tanggalan ng mga natutuyo-tuyong dahon at sangasang dyan, o kaya kung sobrang makapal. And the fruitful branch becomes even more fruitful. Namumunga na nga, pinuprun, lalo patuloy namumunga, and the fruitful branch, according to the Lord, glorifies the Father. Why? Because the Father is the gardener. Di ba't kung tayo man ang gardener, nakikita natin yung puno, ang daming bunga, natutuwa tayo at nag-glorify yung work noong gardener. Siyempre, wala namang kakonsue-konsuelo yung gardener doon sa orchid na ayaw mamulaklak, doon sa punong kahoy na ayaw mamunga, tanim ka ng tanim, fertilize ka ng fertilize, ginagawa mo na lahat, binibigyan mong sunshine, tubig, space, tapos ayaw pa rin mamunga. Sa Luke 13, ang ginawa dyan ay pinapabunot na nung gardener. Sabi noong may-ari ng garden, doon sa empleyado niyang nag-aalaga, bunutin na yan, sayang lang ang taba ng lupa. Sinisipsip niya, pero wala ka namang makuhang bunga sa kanya. So wala siyang karapatan na patuloy na sipsipin ang kayamanan ng lupa kung hindi naman siya nagbibigay ng bunga. So, fruitfulness glorifies the Father. And the fruitful branch shows true discipleship. Ito pala ang isa sa mga patunay na tayo ngay tagasunod, disipulo ni Kristo. May bunga. At ang bunga na ito, internal and external. So ito po yung isang uri ng branch. Tayo kaya yon? Kung hindi tayo yon, may isa pang napapipilian. At nawa ay walang pipili nito. The fruitless branch. Itong sanga na walang kabunga-bunga. Why? Bakit wala itong bunga? Because it does not remain in the vine, meaning in the Lord. Pagka naiisip natin, bakit kaya ako hanggang ngayon napaka-proud pa? Ang tagal ko ng Kristiyano. Bakit kaya hanggang ngayon maiinitin pa masyado yung ulo ko katulad din nung dating di pa ako mananampalataya? Bakit kaya hanggang ngayon punong-puno pa ako ng mga lustful desires, hindi man lang nabawasan? Hindi man lang nag-tame? Bakit kaya ngayon puro pa rin na sobrang materialism ang laman ng utak ko? Bakit kaya hanggang ngayon tinatamad ako sa mag-Bible study? Ayaw ko maglingkod sa Diyos. Wala man lang akong ministry. Lagi na lang akong parang bisita sa church. Wala akong ginagawang iba kundi maupot, makinig at umalis at paglingkuran ng iba. Paglingkuran ng singer, ng preacher, ng usher, ng mga Sunday school teachers. Puro na lang ako receive ng receive. Tapos, wala naman akong kabunga-bunga at wala naman ako naibibigay. Walang napipitas man lang sa akin ang Diyos. Isa lang ang ibig sabihin noon, that we do not remain in the vine. Hindi komot umaaten ang church tuwing linggo, you already remain in the vine. Although isa yan sa mga mahalagang paraan para kumapit ka talaga ng matibay, pero hindi komot nandun ang tao, ibig sabihin yung puso niya nandun na nga. Na nandun na nga yung spirito niya. Baka katawan lang, tapos lumilipad ang isip. Kaya mahalaga, we really remain. At paano natin malalaman if we do not remain or if we do not remain enough? Wala tayong bunga. Mag-isip-isip kayo, mga kapatid, mga kaibigan. Ano bang mga bunga nyo? Meron ba? Nakikita ba ng mga kasama natin sa bahay na, aba, mula nung nag-Bible-Bible to, mukhang may nangyayari sa kanya. Bumait-bait. Nabawasan ang mga pangil at mga sungay. Aba, magandang senyales yun. Pero pag sinasabi sa ating, pa-Bible-Bible ka ba? Ganyan ka rin naman. Aba, ibig sabihin, walang nakikitang bunga. Alam niyo po ba kung sinong unang makakakita ng mga bunga natin? Hindi naman yung mga taga-church eh. Kasi unang-una, siyempre, pag nasa church, bait-bait yung ganyan. Pero pag nasa labas, anong behavior? Ang unang-unang nakakakita ng tunay na bunga natin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan, mga office mates. Hindi yung mga Kristiyano. Kasi pagkasama natin kapwa Kristiyano, medyo naiiba ka na rin eh. Medyo para bang umiilaw-ilaw ng konti yung ulo mong ganon. So, ano ang behavior natin?
Nakikita ba yun? So, mag-assess po tayo. Do I have fruits? O baka naman, alam nyo ba yung mga mangga na batibot lang? Yung pangburo, hindi nahihinog, nalalaglag na lang, hindi pa lumalaki. May mga prutas na lalabas na ganun, tapos asa ka ng asa, tapos nabansot na, ganun na lang. Kahit malamang gawin mong pickle, hindi pwede. So, ano tayo? Nasaan na yung bunga? May bunga naman, ang ganda-ganda, ang laki-laki, no, kainin mo, ang pakla, hindi matamis. Siyempre, hindi ko lumaki yung bunga, eh, masarap na rin. Meron naman talagang napakasarap, napakalinamnam. And this is how we glorify the true gardener. The gardener that gives us the sunshine, the soil, the fertilizer, the rain, the everything. Eh, dun siya naluluwalhati, na hindi siya lugi. Lahat ng ibinigay niya sa'yo, naging investment, bumunga, tumubo, spiritually speaking. Alam niyo ba na isa pang napakalaking bunga at napakagandang bunga, yung una, nag-iisa lang kayong umaatend dito, tapos biglang, eh, may kasama na kayo ngayon isa, mamaya dalawa, mamaya sa barangay na kayo, mamaya parang excursion sa Manila Zoo, excursion sa Manila Dam, dala-dala nyo lahat ng mga tao dito, parang sa Lamesa Dam, eh, nung araw, excursion site yan. Ganon, aba, ang bunga naman ng kapatid na to. Hindi yung tuwing dadating isa, ilang taong ka na umaatend dito? 7. Ha? Wala ka man lang nahikayat na rin kay Lord? Baka naman walang nakikitang magandang bunga sa isa bahay, sa opisina, sa barangay nyo. Kaya wala man lang may ibig sumama. Eh kung kayo dumadaan sa mga neighborhood na masisikip, yung galing kayo sa church, eh kayo pakanta-kanta pat ang saya-saya nyo. Yung mga naglalabad ng mga miserable, ano kaya sikreto ng babaeng ito o ng lalaking ito? Makasunod nga dito, makasama minsan. Dahil gusto ko rin maging tulad niya. O ano ba ang nakikita sa atin? Kung walang mga bunga, ang ibig sabihin, we don't remain in the Lord. Baligtarin nyo lang yung logic. Ano pa? The fruitless branch can do nothing. Ibig sabihin, can do nothing good. Hindi makapagpatawad. Hindi makahingi ng tawad. Hindi makalayo sa kulasisi. Hindi makabitaw-bitaw sa bisyo, sa drugs, sa kung ano-ano paman. Hindi makagawa ng mabuti. Hindi magising ng maaga kung kailangan. Hindi sipag-sipagin umaten ng ganito at ng ganyang mga Bible study. Walang magawa. Hindi kaya. Bakit hindi kaya? Because apart from the Lord, we can do nothing. Pero pagka yung, ba, yung mga dati kong desire, natatalo ko na ngayon na sa power ni Lord. May nangyayari. I'm able to do something. Nare-reverse yun. Yung mga dating hindi ako mabubuhay kung wala itong sibigote, ngayon pwede na ako mabuhay. No? Yung pwede na. May nangyayari sa buhay ko. Hindi ako dependent on others. Hindi ako masyadong nakasandal, nakaasa sa iba. Ang kaligayahan ko kay Lord. My hope is in the Lord. Yung makinakanta natin, my hope is in you, Lord. My strength is in you, Lord. Hindi yung naka-hope ka, naka-strength ka sa kapwa mo tao lang. Pag wala na siya, nanghihina ka na, hindi ka na pwedeng mabuhay. Kulang ang space ni Lord sa iyong puso pag ganun. So we love the Lord your God with all your heart and with all your strength, with all your might, with everything. Ibig sabihin, pag may tao dyan na pagka nawala, eh, hindi mo kayang tumayo, wala si Lord enough presence in your life kasi hindi ka sa Kanya nakaasa, sa tao lang pala. Hindi naman tayo pinagbabawalang umibig sa tao, lalo't hindi bawal na pag-ibig. Pero, yung Diyos ang mauna. Umalis at dumating ang taong ito, nakatayo ako kasi ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng lakas, hindi ang taong ito lamang. Hindi yung dignity ko lang o yung position ko lang sa opisina o yung pera ko, yung wealth ko, yung beauty ko, doon ako nakaasa. At kung nawala yon, ano na mangyayari sa'yo? Tatalong ka na sa ilog Pasig na hindi ka pa nalulunod, namatay ka na kasi na-poison ka. So, those who are fruitless can do nothing. Those who are apart from the Lord can do nothing. Kaya alam na alam nyo, pagka ang tao, hindi sapat yung pagkakakapit doon sa sanga ng Panginoon. Yung alam mo, tigilan mo na yung masama mong relasyon. Hindi ko kaya. Yan. Kulang. Kasi I can do nothing. Or I cannot do enough. Mag-serve ka naman kay Lord. Hindi ko kaya. Mahiyain ako. Ayaw ng Diyos sa mga taong mahiyain. Alam niyo yung mga taong mahiyain? Walang magagawa sa buhay. Walang ma-achieve. Kaya kailangan tinatalo natin yan. Because the Bible says, I can do all things in Christ who gives me strength. Hindi pwedeng, nahina kasi ako sapagkat ako'y tao lamang. Alam ko na yon, luma na yan, talagang tao ka lang. Pero tinanggap mo na si Jesus. Tinanggap mo na ang Espiritu. Ang katawan mo, ang puso mo, naging templo na ng Holy Spirit. Hindi ka na tao lang. Ikaw ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos.
May power, merong strength. Get attached, get more deeply attached to the branch who enables. So, the fruitless branch obviously does not bear any fruit. Walang bunga. Wala kang makita. At anong ginagawa sa mga ganon? The fruitless branch is cut off from the vine. Ngayon, kung kayo yung mga born again at mga saved na kay Lord, huwag yung isipin na biglang, ay, wala akong bunga, natanggalan ako ng salvation. Hindi naman sinabing salvation ito eh. You are cut off probably from blessings. You are cut off from protection. You are cut off from the ministry. Kung nasa ministry ka na, wala kang bunga, reklamo ka ng reklamo, lagi ka nalang late, hindi ka madisiplina, ayaw mo magsuot ng prescribed uniform, pinagpipilitan mo yung ibig mo, you are cut off. Ibig sabihin, ah kapatid, magpahinga ka na muna. Baka kailangan mo ng bakasyon sa Spratly Island, o sa Kabul, o kung saan man, Beirut, no? Baka kailangan mong magbakasyon sa mga lugar na to, Basilan, ganyan. So, alis ka muna sa Sunday school. Meron ka ng ministry na aalis ka pa, you are being cut off, ibig sabihin, wala kang bunga. Lagi ka siguro kontrabida, lagi ka na siguro ayaw sumang-ayon, ayaw mo mag... Alam nyo, sa church, kung ang dami-dami, kung may 10 tao, 10 ideya yan. Kung may 100 tao, 100 style yan. Kung may 1,000 tao, 1,000 style yan. Kaya kailangan ang lahat ay maging masunurin, ang lahat ay maging cooperative, kasi kung lahat kayo nasunod, di nagkagulugulot, nagkahiwa-hiwalay tayong lahat. Unity is very important in a church. And to preserve unity, many people will have to make personal sacrifices to do things they don't always believe in or don't fully believe in for the sake of the unity. As long as yung ipinapagawa sa inyo, hindi naman evil. Anong mangyayari sa isang church na bawat kagustuhan ng bawat isa ay nasunod? Di nagkagiba-giba at nagkawasak-wasak at nagkahiwa-hiwalay yan. Kaya you offer at the altar of the Lord your ego, your style, sometimes your culture, your personal way of doing things for the sake of unity. Hindi nyo naman pwedeng igalang yung church na lahat din ang gusto nyo, sinunod eh. Dahil paano kung yung taong number 2, ang kagustuhan, kabaligtaran ng gusto nyo. Paano na? Sino na ngayon ang susundin? Magulo. Kaya kailangan marunong tayo mag-sacrifice. Mga magulang na sinasabi, ang anak nyo, ilagay nyo sa Sunday school, 3 linggo, 4 linggo na kayo dito, di bale sana kung first time, second time, hindi pa sanay ang anak nyo. Pero hindi, talaga kayo ko mag-Sunday school ang anak ko. Eh di, anong gagawin sa inyo? Tapos nakikita kayo ng mga iba na sumusunod, tuturo sa asir, eh, ba't yan di sumusunod? Di, kakagulo-gulo na tayo. Importante to obey. So, ano nangyayari? You are cut off from the vine. You are cut off from happiness. You are cut off from joy, from productiveness, probably even from material wealth. You are cut off from peace of mind. You are cut off from all nice and beautiful and good things. And it's terrible, brothers and sisters, to be cut off from the ministry. More terrible, to be cut off from the church. Yung sobrang-sobrang-sobra ka ng issue, sobra ka ng magulo na sinabi, kapatid, mayroong kulto sa kabilang kanto, doon ka na lang. If we see you here, we will physically remove you. Alam nyo, hindi lingid sa inyo, mayroong mga tao that we will physically remove when we see here because they cause trouble. Matapos ang naibigay mo na lahat ng payo at lahat ng pasensya at lahat magulo pa rin, we tell them, when we see you, we will call security and ask you to be booted out of the place. Hindi ako nagbibiro, meron nun. Kayo kaya yung susunod na. Siyempre, people are welcome here if they will not disturb the peace. But if they will, if they have to be physically removed, we will not hesitate. We will not hesitate to take authority over our space. And we will not allow people to violate the peace of the church. So napaka-importante yung ganung mga bagay that we are not cut off. At ang pinaka-extreme yan, cut off from the fellowship, yung mga sinasabi sa Bible na treat them like an unbeliever, blah, blah, blah. Yung talagang tatanggalin ka sa membership at hindi ka papapasukin. Kasi nalalaso ng iba pag nandun ka. So anong nangyayari? The fruitless branch is thrown away. I don't think naman it's thrown away to hell. Lalo tunay ka namang mananampalataya. You may only be thrown away temporarily from the ministry or even from the fellowship for discipline's sake. You are thrown away from active participation here and there dahil hindi nakakabuti sa church at hindi rin nakakabuti sa iyo. And so what happens when a branch is cut off? That branch withers. Naluluoy. Muli, pagmasdan niyo ang inyong katabi.
naluluoy ba? Hindi naman physical, pero yung pag nakita mo siya, parang wala kang ganang mabuhay. Pag nakita mo siya, sabi ko, oh, problema na naman ito. Yung luoy ka. Kasi luoy din siya. Alam niyo bang nakakahawa yung pagkaluoy? Kaya yung mga nagpapa-counsel, alam niyo ba na, sabi, alam mo, matapos ko magpa-counsel, sumaya-saya ako, gumaan ang aking pakiramdam. Alam niyo kung bakit? Kasi ibinunto niyo yung bigat sa counselor, siya yung bumigat. Kaya yung mga iba, magpapa-counsel ako, siya nga ho pala, may kasama pa akong tatlo. Wala sa plano. Ano, apat kayong iistro ngayon ng dugo ko. O sige, sabay-sabay. Naluoy na ang counselor. Alam niyo, nakakaluoy mag-counseling. Yung marinig mo lang ang problema ng kapwa, di ba parang nakadagan sa'yo ang daigdig? Lalo na kung pastor ka, na meron kang pastor's heart, talaga affected ka. Nakaka-apekto talaga. Siguro hindi mabuti sa kalusugan ng mga counselor mag-counsel more than 2 or 3 people a day. Kasi hanggang doon lang ang kaya ng iyong naturalesa, lalo't napakabigat ng mga suliranin. Pero yung mga taong malayo sa Lord, natutuyo, naluluoy. Yung mga walang fun, walang excitement, walang happiness, walang thrill, walang joy. At madaling malaman kung nangyayari na sa ating buhay yon. All we have to do is to reattach to the Lord. And what happens to those fruitless branches? In the end, a branch is thrown into the fire, into uselessness, into nothingness. I will not want to read that as hell. Lalo't totoo ang kamana ng palataya na biglang mga 6 na buwan, isang taod kang luoy at wala kang gana. Nawawala ang lahat-lahat para ka nang itinapon sa apoy noon. Pero nothing is impossible with God. Every person can be revived by the Holy Spirit. Kung willing lang tayo to reattach and to allow all the nutrients from the Lord to flow into us and through us, may lalabas na bunga. Napakahalaga mga kapatid ang ganitong mga bagay. The Lord is ready, willing, and able to bless. But are we ready and willing to receive? What you receive from God is limited not by God's capacity to give, because God's capacity is limitless. What you receive from God is limited by your capacity and willingness to receive. And sometimes kasi yung nare-receive natin, disiplina, rebuke, correction, willing pa ba tayong tanggapin yun? Katulad nung iba, ang gusto lang nila, puro yes answer from the Lord. Willing na willing sila. Pero pag no yung answer, oh wait, ayaw. Therefore, it is a limitation to your capacity to receive. Because everything you receive from God is a blessing, even if it's a no answer. God, who knows infinitely more than we know, alam niya kung ano makakabuti. Kaya pag ang Panginoon sinabi sa ating request, no, thank you, Lord. Ganun ang sagot. Hindi yung, no. Parang wala na akong ganang kumanta sa choir. No na naman. Diba? Tagal-tagal ko nang nagseserve kay Lord. Ang sagot na naman sa akin, no. Ayoko na nga. Pag ang sinagot ni Lord sa ating prayer and no, it is as good as yes, because everything that comes from God is a blessing. Parang ang anak ko, halimbawa, tatay, gusto ko pong magturok ng morpina at ng mga drugs sa katawan ko. Yes, anak, ambay talaga ng tatay ko. Ganun ba yun? Pag sinabi ng tatay na, no! Dapat ang anak, thank you, tatay, mahal niyo pala ako talaga. Di ba? Nanay, increase niyo naman ang allowance ko, 1,000 a day, para makabili ako ng shabu. Di ba? Sabi ng nanay, no! Tama na sa'yo ang 20 pesos. Choknat ang bilin mo. Di ba? Thank you, nanay. You are great, nanay. Ang mga sagot na no ng nagmamahal sa inyo can even be better than a yes. They know better. They want to take care of you. They want to protect you from your own foolishness. At ganun ang ginagawa ng Lord sa atin. Huwag na huwag kayong magtatampo sa Diyos pag ang sagot niya, no. At huwag na huwag kayong maiinip pag ang sagot niya, wait. Because God knows His perfect timing. Everything that comes from the mouth of the Lord is a blessing. Kahit tayo pinagalitan, ni-rebuke, kinorek, duguan ka, luhaan, bug, pero sabi mo, hallelujah, praise God. Ganyan yung mga tinatamaan ng message eh. Tinamaan na nga, sabi, Pastor, na-bless po ako. Ba? Talagang maganda ang espiritu nito? Hindi yung pagdaan sa'yo. Ako yata ang tinukoy nito. Sasabihin sa kumari, siguro sinabi mo sa kanya, no? Parang akong pinaparinggan ng pastor na ito ah.
Pag tinatamaan tayo, salamat, hindi na sayang ang lakad nyo. Because the Word of God is meant to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Now, the Lord blesses, nakita nyo ba't napansin, that the Lord blesses those that bear fruit? Ang binless niya, yung may bunga na. He multiplies the capacity of those that yield fruits first. Sino ang binibigyan ni Lord ng kakayahan na mas mamunga ng marami? Yung may bunga na. Kaya kailangan, pag tinignan tayo ni Lord, kahit paano, may bunga na tayo para multiplyin niya. Kasi yung zero na bunga, kahit multiply by 100, zero pa rin. Kahit multiply by 1 zillion, zero pa rin. Kaya pag zero kayo, huwag kayong umasa na magkakaroon kayong blessing dahil walang namumultiply. Kailangan may namumultiply. At least 1. Eh kung 2, 3, 4, 5 ang fruit nyo, ilan ngayon ang magiging bunga pag minultiply ni Lord? Pero tatandaan nyo ito, ha? The Lord multiplies blessings. Kailangan meron muna kayong ipinapamultiply sa Kanya para meron siyang paramihin. Parang yung balo, sabi niya, naku po, prophet, hirap na hirap kami, namatay ang asawa ko, ang mga anak ko, ibabayad sa utang, paano ba yan? Sabi ng prophet, what do you have at home? Nothing, wala ho. Mag-isip ka. Meron ho kaming konting oil, yun lang talaga, wala nang iba. Sabi, o sige, manghiram ka ng mga empty jar sa mga kapitbahay, isara mo pinto, isalin mo yung oil mo. At nung isinalin niya, hindi maubos-ubos yung oil. Kung gano'ng karami yung jar na nahiram niya, yun ang napuno. At nung wala nang mapagsidlan, tumigil ang pagdami ng oil. You see, God cannot be limited. Ang limitasyon natin, ilan ba ang empty jars natin para mapuno niya. Pero anong binless niya? Yung babaeng may konti ng oil sa bahay. Hindi yung zero. Dapat meron tayong bunga para tayo mabless. At yung maraming bunga, magtataka ka, lalong dumadami. At yun namang walang kabunga-bunga, nauubos pa. Lalong nawawala. Hindi yan katakataka. At itong isa nating dapat tandaan, mga kapatid, the way to blessedness, the way to fruitfulness, is through fruit-bearing first. And the Lord's way to increase fruitfulness, pruning. Napansin nyo ba? Pruning. Pagtatalbos. Tinatalbusan ka. Namumunga ka, tatalbusan ka. Kaya yung iba, kung kailan man ako kumanta sa choir, kung kailan naman ako nag-serve sa school, at saka pa ako nawala ng boyfriend. Ayan, natalbusan ka, pasalamat ka. Kung kailan naman ako nagganon, lumalapit sa Panginoon, kung kailan ako nagganito, doon pa nalulugi yung tindahan ko, o doon pa nangyayari ito, baka tinatalbusan ka lang. Magtiwala ka sa Panginoon, dahil alangan naman, nasabi ng Diyos, aba, kumanta ito sa choir, aba, naglingkod sa Sunday school, mabigyan nga mga kamalasan ng taong ito. Ganun ba ang Diyos? No. Kaya kung kayo lumalapit sa Panginoon, lumalago sa Panginoon, tapos may nangyayari na parang labag sa kagustuhan nyo, count it as blessing. Because God knows what He is doing. Pinuprun ka lang para lalong magbunga. Baka nalugi ang iyong kaprasong sari-sari store kasi gusto kanyang bigyan ng mall. Ayaw mo nun. Sa Hebrews 12:1, nakita natin sa isang poetic device, yung pruning. Sabi ni Paul, or nung writer ng Hebrews, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Ang tumatakbo nga naman sa mga karera, hindi naman yung may dala kang kawali, may dala kang kalan, may dala kang mga bag. Tinatanggal mo lahat, kaya nga nakasando ka na lang at maliit na shorts para ka magaan, para ka makatakbo. Pruning. Travel light. Magbawas ng bagahe sa buhay para makatakbo. At yun ay napakahalaga. So, fruitful Christians, allow the Lord to prune first your thoughts. Psalm 94:11, the Lord knows the thoughts of man. He knows that they are futile. Walang katuturan ng marami natin mga iniisip. Sa isip pa lang, Lord, iprune niyo po ang thought life ko, kung ano-ano mga nai-imagine ko.
kung ano-ano mga pumapasok sa aking mga yamang imahinasyon. Mga fears, mga desires, mga iniimbento kong mga dilubyong nagpapatakot sa akin, etc., etc. Prune your thoughts. Allow the Lord to prune your words. Proverbs 10:19. When words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. Less words, less sins. Unless you're preaching or teaching. Allow the Lord to prune even your vocabulary. And then allow the Lord to prune your actions and your deeds. 1 Corinthians 9:27. Sabi ni Paul, no, I beat my body and make it my slave. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sabi, binubugbog ko, pinupukpuk ko, minamaso, minamartilyo, kinokorte ko ang katawan ko para sumunod at hindi para siyang sinusunod ko. Hindi na ako, gustong-gusto na ng bibig ko ng sigarilyo, gustong-gusto na ng dugo ko ng drugs, gustong-gusto na ng katawan ko nito at ng katawan, so susunod-sunod ka na. Yun ngayon yung espiritu, yung kabanalan mo ay nagiging slave ng iyong body. Ang sabi ni Paul, I bit my body to make it my slave, not my master. When you make your body your master, nagsasuffer ang inyong kaluluwa. Sabi, I beat it. I discipline my body to make it my slave. So, sa isip, sa salita, sa gawa, parang panatang makabayan, allow the Lord to prune your thoughts, your words, your actions, your deeds, your activities. Siyempre, pag naglilingkod ka sa Lord, nag-grow ka, marami kang ibang activities na hindi mo na magagawa kasi wala nang oras, conflict na napuprune. Natural. The law of impenetrability says only one thing occupies one place at one time. So hindi pwedeng pinagsasabay-sabay yan. Isa lang pinipili mo. And then prune all the others that are not important. Mahalaga yung disiplina. Psalm 94:12. Blessed is the man you discipline, O Lord. The man you teach from your law. Ang dinidisiplina, pinagpapala. Hindi yung pag dinidisiplina ka ng superior mo, dinidisiplina ka ng organisasyon, nagagalit ka, nagre-rebelde ka. Pagpapala ang tunay at maka-Diyos na disiplina. Nang sa ganun, napuprun tayo, naaayos tayo. At pag inisip natin the way to being cut off from fruitfulness, from ministry and from privilege, the way to being burned is fruitlessness. Pag inisip natin yan, ano ang pinakamadaling paraan para mawala sa ministry, mawala ng joy, mawala ng bunga, mawala ng mga pribilehyo? Fruitlessness. Subukan mong huwag kang mamunga. Tagal-tagalan mo ng konti at mararamdaman mo that you are being cut off. Mark 13:12. The Lord says, whoever does not have even what he has will be taken from him. Ganon din sa ministry, mga kapatid eh. Bakit yung mga church na lumalago, siya pang lalong lumalago? At yung church naman na matamlay, walang nangyayari, nauubusan pa lalo ng tao. Eh kasi ang sabi ni Lord, whoever does not have, meaning fruits, even what he has, the little that he has, will be taken from him. You know why? You know why, church? Because the Lord is a wise investor. Hindi siya mamumuhunan sa lugi. Hindi siya patuloy na magsasayang ng puhunan sa hindi kumikita, sa walang bunga. Kaya nakita niyo nung nagbigay siya ng talents o pera doon sa mga tao, may binigay siya ng malaki, mayroong mga gitna, mayroong maliit. Nung bumalik siya, yung tumubo na binigyan ng malaki, natuwa siya. Yung binigyan ng konti, tas niwala man lang na parami, binawi pa at ibinigay doon sa marami na. Ito yung context ng pinag-uusapan natin. Yung binibigyan ni Lord ng maraming blessing, tapos namumunga, yun ang bibigyan palalo. At yung wala nang kabunga-bunga, ayaw pa rin mamunga, kahit ano pa yung konting nasa kanya, kukunin pa sa kanya at ilalagay pa doon sa namumunga. Because the Lord is a wise investor. Di siya nagsasayang na mag-ipon ng tubig sa isang balding butas. Dahil kahit ang gano'ng karaming ilagay mo doon, ubos din, wala rin nangyayari. The Lord is not a fool. Therefore, kahit sa ministry, mga kapatid, magi tayong matapat,
nakaasa sa Diyos, masipag, we do our best, it's impossible not to bear some fruits. And when the Lord sees at least some fruits, He prunes you, He cuts off probably some relations, some activities, some dreams, some plans, tinatanggal, makakapokus ka lalo dun sa iyong vision, sa iyong mission na kay Lord, and then you become even more and more fruitful. The Lord loves to multiply, but no amount of multiplication will increase somebody who is zero. Walang mangyayari. To be blessed, therefore, give the Lord at least one to add to, or two to multiply, para dumami ang ating blessing. This is true in spirituality, in ministry, in enterprise. Question, church, are you being fruitful for God's glory? If yes, be ready to be pruned and be ready to be blessed some more. Huwag kayong magreklamo. Pag fruitful kayo kay Lord, tapos parang may mga natatanggal sa buhay nyo, pruning yun. Thank God. Because God sees beyond what our thoughts can see. Are you feeling, on the other hand, are you being cut off? Nararamdaman nyo ba na parang papalayo yata kayo ng papalayo at nawawala ng nawawala? Examine possible fruitlessness. Or examine possible refusal to be fruitful. Baka inaalok na kayo ng ministry, pinapatulong na kayo, ayaw nyo pa. Eh, ayaw nyong mamunga. Kung ano ibibigay sa inyo ni Lord para kayo mamunga, eh, kukunin niya at ibibigay sa iba. Tanggi tayo ng tanggi, delay ng delay. Alam nyo sa church, paano nyo malalaman na tunay na kayo member? Meron kayong trabaho. Meron kayong ginagawa. Meron kayong ministry. Hindi yung dumating kayo at hindi, pareho lang yung church. Ibig sabihin nun, hindi pa tayo tunay na member. Ang membership, hindi nakukuha sa pumirma ka sa papel, natapos mo lahat ng kurso, nagawa mo lahat, tapos eto, official member ka na, nakalista ka sa SEC, nakasulat ang pangalan mo sa pader sa luneta. Hindi yon. Meron ka bang ginagawa? Meron ka bang paglilingkod? Yun pa lang ang tunay na membership. At ang gusto ng Lord, lahat namumunga. Lahat may ginagawa. Can you imagine what growth will happen to a church na ang lahat may ginagawa? Lalo't according to your talent, according to the giftedness, according to your training. Kaya nga bumubuo tayo ng mga grupo. O grupo ng mga doktor, grupo ng mga hukom, grupo ng mga abogado, grupo ng mga artist. At marami pa, grupo ng mga nasa government service, gagawin natin yan. Grupo ng mga nasa private sector, grupo ng mga negosyante, grupo ng mga ganito, grupo ng mga naghahanap ng bienan, grupo ng this, grupo ng ganyan. Para ma-focus kayo sa inyong alam, sa inyong training, sa inyong kakayahan, at makapaglingkod kayo. Hindi lang sa local church na ito, kundi sa marami nating pinaglilingkurang mga kapatiran at mga kaibigan sa labas ng church na ito. That is the true measure of church membership when you are already useful. Proverbs 29:1. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang taong patuloy na nagtitigas-tigasan, matapos at sa kabila ng napakarami mga paalala, ay biglang wawasakin at di na makababangon pang muli. Walang kagamutan. Kaya pakinggan natin ang mga paalala ng Diyos and let us be fruitful. Fruit inside, ugali, pananaw. Fruit outside, good works, service. Ecclesiastes 12:14, God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Let's bow before the Lord, church, and let the word of the Lord become our mirror. Manalamin tayo sa mandali at isipin, ako ba'y namumunga o hindi? At natin ang ginagawa sa hindi namumunga, pinuputol, hinihiwalay, nalalayo sa pinagmumula ng mga pagpapala. Alam natin ang ginagawa sa namumunga, pinuprune, huwag magtampo, huwag magalit, huwag itigil ang ministry because you're being prepared for better fruitfulness. And when we bear fruit, the Lord is glorified. So in a minute of silence, church, be alone with the Lord. Kinakausap ang bawat isang narito ng Espiritu ng Diyos. Walang taong hindi kinakausap ngayon. Kaya tayo narito,
Hindi nagsasayang ng oras ang Diyos. Hindi sinasayang oras natin at oras niya. Ano ang sinasabi sa inyo? Listen to the Spirit for a while. Let the Spirit minister to you.